nyo. At para sa mga katambay natin dyan na hindi pa nananangalian, eto na ang tamang pagkakataon para sumandok. At nako, kumain na nga tayo mga katambay dahil napakainit ng ating magiging bakbakan. Sabayan nyo sa napakainit na tanghalian. Kanino natalo ang TP ng dalawang series? Dito. Sa K-Science po sila natalo kahapon, K-Science. At ngayon nga po, nadikyo sila laban sa ating 1M. Kaya may dalawang talo na po ang Team Mayaman, Acer Bartolome. Yes. Sabi ni James John dito sa YouTube page natin, playoffs na ba mamaya o bukas pa? Mamaya po, magsisimula ating playoffs. Sabi ni ML Player, good morning mga Yaku, good morning din sa'yo. Sabi ni Jay Bautista, nako Yaku, nako rin. Sabi ni Alexander ng APKSG. Hindi ko naintindihan. Uy, KPASA. Yes, KSG, sabi niya. Sotangon? Sotangon. Oh, eh, sarap ng... Ampong, ingit ako. Dayans. Shoutout niya ako, sabi ni Jericho Abili. Good luck, Rhea Pricing, sabi ni Jeff Cornejo. Kayag na kayag. So, K-Science dito mga kaibigan, Popol, Roger, Alice. Maganda to para sa ating K-Science, Shepard. Pero may pang late game ang ating Cerebro, mga may side lane na flood sila dito mga kaibigan. Pero Yako, hindi nirespeto rito yung ano, walang respeto sa isang Roger na isang Lord Hood. So, tingnan natin mga katambay kung di ba magsisi ang Cerebro Pro at pinagamit, pinahawak nga nila ng Roger dito ang isang Lord Hood. Anong oras simula ng playoffs? Pag natapos po ang single round robin, dediretso po tayo sa ating playoffs. Magandang hapon mga Yako, watching from Visayas. God bless sa inyo. Sabi dito ni Emil Umarte. Emil Urate. Yes, magandang magandang araw din po sa inyo at mabuhay po kayong lahat dyan. Sa mga katambay natin sa Visayas po, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta. At ito na po, di ata nag-research ang Cerebrum ha. Pinagamit din pati ang Alice ng Redverse Everybody. At syempre, dito mga katambay, pinagamit din dito ng Natalia. Ito talaga mga katambay, comfort hero sa comfort hero na gamit ng ating A-Science Gaming. Sa Natalia, Cerebrum Pro, nagamit din naman ang kanilang mga comfort hero. Samantala Natalia. Pero nakuha ni Red versus Everybody ang kanyang favorite. Command confirmed. Ay na, solid yata sa Cerebrum. Parehas siya. Depende, ako. Depende. Kaya kasi nag-Natalia to para kay Claude. Aasawahin niya ako si Claude tsaka si Ayabusa. Babaugin to sa neutral creep, so sa jungle. Ito si Andre James. So, titignan natin mga kaibigan. At syempre, pause muna tayo para masilip muna natin ang ating mga maglalaro. Yes, eto pause muna tayo mga katambay. At eto nga mga katambay, syempre, pakita muna cellphone dyan. Yeah. Kaya salamat po sa kooperasyon, both teams natin mga katambay. At eto na nga, bakbakan na! Yes, let's go, let's go! Eto tayo mga katambay sa ating game number 1. Best of 3 series K-Science Gaming laban sa Cerebrum Pro. Napakainit, napakalupit na bakbakan. Sabayin nyo sa pag-download sa napakalupit na application. Nalik-kulik nyo, like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag kalimutan na syempre, itag ang tatlumong tropa at mag-subscribe sa ating YouTube page for a chance to win 500 pesos
worth of GCash. Mamimigay kagad niya si Yakult Neto, mga katambay. Oras na umabot ng 500 ang ating viewers. Kaliwa niyan. Kaya naman i-share mo na sa tatlo mong tropa at mag-subscribe sa ating YouTube page. Automatically, pasok ka na at may chance ka nang manalo ng 500 pesos worth of GCash. At eto, syempre, pakilala natin mga malulupit na players for both teams. Or side nga po ng ating K-Science Gaming, nandito nga po si Kimpoy O, gagamit dito ng kanyang Natsalya. Lordo naman po para sa ating Roger Red versus Everybody, sa kanyang well-known na Alice, Lord JM naman, sa kanyang comfort hero na Benedetta at Siesta para sa kanyang Popol and Kupa. At para naman sa Cerebrum Pro, mga kaibigan, thanks again, gumamit ng kanyang pakita dito, P-D-Gems, nag-syempre Grok, Andre James, nag-Claude, at syempre King James, Hayabusa, at Shepard, Zach James, hindi papatalo. Ito na ang kanyang Matilda. Good luck po, teams, para sa best of three series ng single round robin. Good luck. Yes, ito mga katambay. Both teams natin, nagkaroon nga ng pagkakataon na mahawakan, magamit ang kanilang mga comfort heroes dito. Especially Kimpoy, tignan natin ang rotation na gagawin nito, mga katambay. I'm pretty sure Claude lang ang aasawahin nito, or pwede lang syempre ang ating Hayabusa. Pero eto, level 4 sa level 3, medyo trikado yata ang buhay dito ng ating Hayabusa. Ba't ka nakapag 1v1 Korke? Hindi pwede yun. Bukod sa Korka, level 3 ka lang. Trikado ka dun. Level 4 yun, wala kang shadow kill. Nasa mali tayo ng mga katambay. Ba't sa katana nila pag dito, medyo trikado. Buhay na sack jumps natin. Ahabulin pa ba? Pero eto, medyo trikado yata ang buhay dito ng isang Lord JM. Pero, sama muna siya sa hukay. Okay na din, Yako. Yes. Sapagkat wala na siyang uuwian doon, at least, nakipag-trade na lang siya. Yes, Yako. Yan lang bukod sa akin pwede gawin. Pero eto naman, yung maganda sa K-Science, nakakuha ng objective, malaking bagay ang makauna sa third round, mga kaibigan. Kapitip yan, para sa ating K-Science Gaming. Ako, grabe, Yako, si Lord JM dito, may malaninjang galawan. At sabi nga ng mga ninja, I'd rather die than to be a prisoner. Pero eto na nga, mukhang mali ka nang tinakbuhan dyan. Wala kang kasama. Delikado buhay ng Kimpoy dito. Pero Blazing Duet, mabibitawan ba? Pero eto, mukhang alay na siya rito. He's just trying to buy some time, mga kaibigan. Sir King Eagle, binamit sa kanya and he will fall down. Pero eto, kinagat ng aso, mga katambay. Sack gems dito, pero walang follow-up damage dyan. Naku, nasa mali yata yung takbuhan dun ng ating ng ating Kimpoy, mga katambay. Maganda sana yung pasukan doon. Dahil yung Alice, papunta na. So magkakaroon siya ng katuwang doon to take down that Claude. Pero masyado siyang maagang pumasok. So that is not a good play coming from K-Science. At yun na nga, mga katambay. Pero eto, sa James dito, medyo nasaktan, mga katambay. King James, shadow kill, mabibitawan ba? Yes, positive yan. Pero may mapapatay ba? Wala. Kimpoy dito, mga katambay. Maganda ang takbuhan niya rito. Hindi parang siya spotted, ha? Parang sa pinapakita ng K-Science Gaming dito, Yako Monty, talagang agresibo. Patay kung patay ang gusto nilang mangyari dito. Kasi pero 3 minutes and 40 seconds pa lang, mga kaibigan, nangungulit na lagi dito sa channel. Diba gano'n naman talaga ang hero pick ng ating K-Science? Pangungulit lang talaga sa ating mga jungle, Yako. Katulad ni Natalia, syempre. Pero ang galing niya ako nung galawan doon ni D-Gems, ha. Talaga anticipated niya na merong isang Natalia sa kanilang paligid dito. Siyempre, hindi niya nakikita yung mga katambay, pero anticipated niya. At nung pumalo nga, siyempre mga katambay, with this ulti, they managed to pick up Kimpoy dito for the second time. So 2-4 na scoreline natin. At ito, nako, nakabawi naman isang patay dito. Si Tensi James na pick up nga ni Lord Hunpil. Maganda, maganda. Pero syempre, mga kaibigan ako, ito favorite ni paring Kimpoy. Itong Grok, kalaban niya ngayon, mga kaibigan. Shadow kill, bang! Patay kagad ang ating Siesta dito ng K-Science Gaming, mga kaibigan. Nagpalit na naman ang pangalan ng ating departure. Syempre, 0-1 na siya, mga kaibigan. Blue team has slain the turtle. Yan si Departure. Yeah. Yes, pero ang ganda ako ng galawan doon ng ating King James. Ha? As you can see with this KDA. Yes, nakauna kayo, nakikita mo siya. Early stage of the game. As you can see with a 3-1 KDA dito. Pero, as you can see naman, grabe, nakabawi kagad dito, nakabangon kagad ang isang King James sa kanyang Hayabusa. At sila pa nga ang unang nakabasag ng Tori dito, mga katambay. So this is not looking good for K-Science. Pero ito, Silk Ring Eagle, kinamit ang mga katambay sa Grok Express. Pero Siesta, makakatakbo pa. Pasok ng Lord JM dito. Kimpoy, nasaan ka? Eto, Kimpoy, mga katambay. May ispatan siya rito. Medyo delikado. Tatakbo yung mga katambay. Shadow kill. Meron ba? Yes, mga katambay. Positive yan. Hindi mo pwedeng lapitan ang isang King James.
Especially kung meron siyang shadow kill, mabibigyan ka dyan, Sir Kip. So medyo trikado buhay ng Kipoy dito, hindi niya magawang lakitan ang isang Hayabusa. Pero ito, Tessie James de Defensa sa ating 3-1 third mga katambay. Igogo ba ng apat na miyembro ng ating A-Signs? Pero mukhang mag-aatrasan lang at hindi sila mag-aasim dyan mga katambay. Pero parehasan lang ang ating laban dito mga kaibigan dahil 500 piso lang yung lamang ng ating K-Signs sa pera. Pero Circling Eagle ginamit na kagad dito mga kaibigan with the Zone Loom. At ay, naku, Diyos ko, kalahati kagad ang buhay ng ating Zap Gems. Grabe mga kaibigan dito ha. Isang miyembro baksak dito. Cerebrum Pro mga katambay pero magkakabakbakan ba? Mukhang tanguhan muna ang bigay. Palitang bigkas na nagaganap dito. At 30 seconds away nga lalabas na mga katambay ang ating ikatlong turtle. Makikita natin si pamakakangat niya. Pero eto, pumasok agad. Kipoy, masyadong maaga na naman. Delikado siya rito. Pero hindi natin try ng Torre mga kaibigan. Basag na lang ng Torre. Bala ng K-Size. Pero eto, medyo masakit mga kaitambay. Ang bawas ng Red versus Everybody. Nako, saan kayo punta, Sir Chip? Baka hindi kayo bumawas dyan. Na, paano kayo mga Sir Chip? Takbuhan na yata rito. Nako, medyo tumalong kapirasong konti ron. Ang utak ng Red versus Everybody. Yako kanina naka-abante siya doon. Eh gumamit siya ng flowing blood para malayo siya doon sa ano sa tawag doon sa kay King James doon sa shadow kill Yako yes. At nabuhay pa siya doon. At ito Yako yata malaking pagkakamali ng ating Cerebrum Pro mga katambay. As you can see Red vs Everybody with a KDA of 001. Pero ito Chicago buhay na Shesta rito. Pero nandito ang Alice to the rescue mga kabiga with that blood of flowing blood. Gagamitin ba? Tumatakbo. Hayabusa abutan ba? Medyo mabismak ko yan mga katambay. Tingnan natin magkakaabutan dito. Flicker is active sa ating Alice pero hindi niya ipopursue ang isang Hayabusa at nakatakbo nga ito mga katambay. Maganda yung pinapakita ng ating Cerebrum Pro dito mga kaibigan at sinisimulan na nila nakuhain yung third turtle dito mga kaibigan. Kanino kaya makukuha to? Siyempre kay paring King Kim. Yes, kay paring King Kim nga mga katambay. Pero habang nga wala pang bakbakan baka pwede natin makita ang ating What a pick up! Grabe, gamit ang shadow kill mga kaibigan. Yako, Monty, patay ang ating Lord doon, nasili. Pero here comes the blazing duet na naman. Galing kay Claude mga kaibigan, patay. Ang isa na naman sa ating K-Signs. Yung nabubura mga kaibigan, Kimpoy dito patay na rin. At mukhang papasat na ng first tower na middle lane ng ating Cerebrum Pro. At naharangan pa, ang ating Lord JM. Nako, pero eto mga katambay, dilong miyembro, didepensa rito. Shadow kill has been casted, Red versus Everybody. Gago, last ng ano. Nako, nakabalik pa rin kahit na istan ng mga katambay. At hindi nga nila mapipick up dyan ang isang Hayabusa. Grabe, napakasakit na ni Hayabusa rito. With a KDA of 7 kills, 1 death and 0 assists mga katambay. That is a godlike killing streak. 7 streak wins para 7 streak kills para sa ating King James mga katambay at sisilipin nga natin ang kagamitan niyan direct item check man tayo. Item check direct para sa ating Cerebrum. Siyempre sisilipin natin si Hayabusa dito with siyempre War Axe, siyempre Hunter Strike going to endless battle, siyempre followed by ng ating Claude na meron ng Brute Force and Demon Hunter together with going to Golden Stone. Maganda Yako. Golden Stone, no? Golden. Yung itemization dito, Yako, medyo kakaiba itemization natin sa Red Pro. But it is working, mga kapatid. Bakit? Yako? Siyempre, yung Claude natin, nag-first item dito, Yako. Nang brute force. Hindi, baka na wala lang sa pwesto. Pero imposible, Demon Hunter lagi yun, di ba? Tsaka Yako, sabi natin second item ngayon, of which hindi pa rin talaga usual. Medyo alam natin, first two item ng Claude usually is damage. Laging ano yan? Laging Demon Hunter Golden Stop, yun ang normal. Lang naman. Pero may mas kailangan niya yata yung pagpapakunat at movement speed para sa isang Andre James sapagkat napakaliksi ng hero ng mga K-Signs. Yun na siguro yung dahilan bakit kailangan niya magpakunat. Yes, at tumamit nga ng kanyang brute force dito. But let's see mga katambay, dahil eto na nga, the Lord is up for grab. Pwede na magbakbakan dito mga katambay pero killing spree. Siesta is down mga katambay. Benedetta delikado rito, habulin ba? Pero hindi makakatakbo na yan using ang kanyang patas ng katana. Pero ito pak ito kasama ang ating Hayabusa managed to take
the blue buff ng ating K-Science Gaming. At ito na nga, the Lord is up for grabs. Sinisimula na yan ang ating Cerebro Pro, mga tambay. Tignan natin kung magkaka-challenge dito dahil hindi nga naging epektibo ang isang impoy ng ating K-Science using is Natalia. Pero ito mukhang agaw blue buff na lang dito at pamimigay na yata nila ang Lord dito. Nako, pero eto, mga nagkamali bungaw dito. Matilda will fall down. Eto pa isa, King Gem sa abulin pa. Medyo delikado, maasim yata ang galawan yan. King Gem sa abutan. Ang ating Lord Lord Shadow Kill pwedeng gamitin sa kanya. Medyo masakit yan, mga katambay. Tingnan natin kung makakatakas pa. Pero eto, may Shadow pa yan. Makakatakbo pa yan. Nako, Grand Express ginamit pa dito. Two members down, mga katambay. Legendary killing streak, mga katambay. Make that double kill battle. Eto, Vendetta, pumapalit pa, mga katambay. Saan po tayo, sir? Keep and double kill nga para sa ating Hayabusa. Two members left sa ating K-Size Gaming. Pero syempre, buhay naman ang Red versus Everybody. Siesta nandito. Didepensa rin syempre, mga katambay. Pero tignan natin kung may magagawa nga ba sila. Dahil grabe na kalamangan nating Cerebro Pro. As you can see, 616 scoreline natin dito and 4K gold difference in favor ng ating Cerebro Pro. Ito na, tier 3 turret. Papasagin na yata. Flowing blood in. Hindi pa pumasok dito. Pero syempre, blood out. Pwedeng-pwede nang gamitin yan. Going blood, blood out, gagamitin pa. Pero syempre, hindi muna, takbuhan muna. Cerebro Pro dito, hihintayin niyata. Pumasok syempre ang ating Lord. So let's see, mga katambay, dahil it seems like magsasabay-sabay ang minion equilibrium sa top, mid, at bottom lane ng A-Science Gaming. So napakatinding depensa ang kailangan nilang gawin dito. Depensang Marino, mga katambay, in order for them to survive this engagement na gagawin ng ating Cerebro Pro. Yun. Nako, tignan natin, ah. Dapat nagawa ng ating King James yung karapat dapat ng kanyang trabaho dito, yes, mga kaibigan. Pero ito na naman, here comes the Blazing 2. Ito naman, patay ang isa sa miyembro ng ating K-Science Gaming dito sa may top lane na may basag pa ng third tower ng top lane dito, mga kaibigan. Nako, lima. Laban sa tatlo. Yaku Monty, problema to para sa ating K-Science Gaming. Yes. Problema to! Problema to! Problema! Problema! Pero ito ang mga mabasag na rito. Si Rebron Plus at Kingdom Lane, mga kaibigan, and passive nila, basag na yan. At mukhang JJ push na ba? Red vs. Everybody, nandito para tumipesa. Lord Dune will fall down, mga katambay, 3 members step. Ang ating K-Size dito, pero ito, tignan natin kung magkakabakbakan dito dahil Red vs. Everybody, syempre puno pa buhay nito at kaya-kaya pa tumipesa niya, mga kaibigan. Samantala, ito na, binabasag na tier 2 turret sa bottom lane ng ating Hayabusa together with Claude. Benedetta, didepensa rito. Shadow kill, active ba? Pwedeng gamitin niya, mga katambay, pero mag-aatrasan niya ta muna. At tamang pasag lang dito. Pero Red vs. Everybody, mukhang nakalimutan niya na kung nasaan siya, mga katambay. Grabe. Yes, nasa top lane siya, mga katambay. At mukhang ayaw niya nang dumepensa rito. Blaze and do it. Ginamit na, mga katambay. Medyo masakit. Pero lock tower na ba? At drop ang Cerebro Pro. Lock tower na ba? Grabe, 4-man stand from Red vs. Everybody. Pero and hindi na ba't yan? And there you have it, mga kaibigan. Para sa game number 1.